Isa akong bilyonaryo. Kabanata 182. Sa oras na ito, nanunuya din si Frank, bumalik kay Lizel at sinabing, "Anong magagawa mo kung buntis ka? Gusto kong tulungan ang mga anak mo na mahanap ang tatay nila. Hindi pa ako nagsisimulang makipaglaro sa'yo. Hindi mo mahahanap ang ulo ko. Tsaka kung hindi mo linawin, don't say that you are not my woman. Kahit babae ka, puputulan ko ang ulo ng aso mo." Matapos marinig ito, lalo pang nagalit si Lizel at may bahid ng pagmamalaki. "Well, sasabihin ko sa iyo, ang ama ng batang ito ay si Paolo, ang young master ng Dumlan." Sa oras na ito narinig ang mga salita ni Lizel, ang mga tao ay agad na nagpadala ng isang pagsabog ng tandang. Si Paolo, ang prinsipe ng Dumlan, ay isang man of the moment. Siya ang tinaguri ang unang kabataan sa Dumlan. Isa siya sa apat na prinsipe sa Dumlan ng nakaraang henerasyon. Ngunit ngayon ay sinimulan na ni Paolo ang pamamahala sa kanyang pamilya, at ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa sa ika-apat na anak na lalaki sa Dumlan. Nang marinig ito ni Gabby Nils ay napakunot din ang noo niya. Noong una, naisip niya na kapag sinabi ni Lizel kung sino ang mga ngalon niya, susubukan niyang turuan siya ng leksyon. Ngunit nang marinig niya na ang lalaking ito ay si Paolo, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng lahat, sa impluwensya ng kanyang pamilya, tiyak na imposibleng makilala si Paolo. Sa oras na ito, ipinagmamalaki din ni Lizel at sinabi kay Frank, "Ham, anak ito ni Paolo sa tiyan ko. Kung maglakas loob kang galawin ang daliri ko, papatayin ka niya sa isang iglap." Sa oras na ito, nagulat ang lahat nang marinig ang mga ganoong salita. Pagkatapos ng lahat, narinig na nila ang pangalan ni Paolo. Damn it, it's a big hit. Ang young master na si Paolo ay malupit at walang awa, at gustong-gusto niyang makipaglaro sa mga ganitong uri ng mabubuting babae. Maraming tao ang hindi nang ahas magsalita. Bahala na ang umasa sa mahabang gabi. Kahit na ang matagal na ama ni Gabby ay, hindi maglakas loob na magsalita kapag kaharap niya si Paolo. Hindi ba't kalokohan yun? Hindi mo alam na biglang kinidnap si Paolo noong naglalakbay siya sa ibang bansa. Ang mga taong iyon ay grupo ng maliliit na pirata na nangingibabaw sa dagat. Anong nangyari mamaya? Direktang tumawag si Paolo ng ilang armadong barko at sinira ang lahat ng lihim ng mga pirata. Paano magkakaroon ng ganyang mukha ang mga ordinaryong tao? Tapos na, tapos na. Bagamat napakalaki din ng pangalan ni Master Cruz, mas masama pa rin siya kay Lizel. Ngayon, tinatayang may problema si Master Cruz. Matapos marinig ang kanilang sinabi, lalo pang naging proud si Lizel. Sa katunayan, nang walang anumang takot, dumiretso siya kay Frank, tumayo ang kanyang tiyan at sinabi kay Frank, "Ito ang mahalagang apo ng pamilyang Lim. How dare you beat me? Ngayon lumuhad ka sa lupa at dilaan mo ang aking mga paa, o hahayaan kong dumating ang ama ng bata, hindi lang para patayin ang babaeng ito, kundi para patayin ka. Nako, bilang isang babae, kung hindi siya makatuwiran, ito ay nakamamatay." Sa oras na ito, tumingin si Lizel kay Frank at sarkastikong sinabi sa kanya, "Noon pa man ay labis akong nag-aalinlangan tungkol sa mga kakayahan ng isang pamilyang tulad mo. Wala pa akong narinig tungkol sa pamilya Cruz. Ang mga taong tulad mo ay basura lang na hawak ng iba. Para lang silang maskara. Sinasampal ka nila hanggang sa mamatay sa harap ng anumang malaking bagyo. Mukha kang napakamakapangyarihan at mayabang, ngunit nang ahas ka bang pukawin ang mga may lakas?" Sa oras na ito, tuluyan ng pinakawalan ni Lizel ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay ay dumating sa puntong ito. Hindi na niya kailangang pigilan pa ang sarili. Hanggat nasa ilalim siya ng pangalang Paolo, sino ang maglalakas loob na igalaw ang kanyang daliri? Tsaka medyo eccentric talaga si Frank sa harap niya.
Marami na siyang nagawa sa ganitong paraan, ngunit hindi pa niya narinig ang background sa likod ni Frank. Kaya talagang nagdududa si Lizel kung pinupuri ng iba si Frank. Ngunit sa oras na ito narinig ang mga salita ni Lizel, lahat ay sumunod din upang magtanong. Mukhang totoo na wala tayong narinig na napakalakas na pamilyang Cruz, at kahit na makapangyarihan sila, hindi sila makakain ng maayos sa lahat ng aspeto. Ang batang ito ay kumakain, umiinom at naglalaro sa buong araw. Mukhang siya ay isang mahirap na mayamang pangalawang henerasyon. Tama. At naisip mo ba na ang batang ito ay talagang humiling sa isang mananayaw na maging hipag? Hindi ba ibig sabihin na ang kasintahan ng mananayaw ay ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Frank, at ang nakatatandang kapatid ni Frank ay nakahanap ng kasintahan ng isang mananayaw? Hindi ba iyon patunay na ordinaryong tao ang kuya ni Frank? Saka patunayan pa na ordinaryong tao din si Frank. I think we must have been cheated by those people. They deliberately create a very powerful name to take advantage of it. Look at this guy playing with so many beauties all the way, he must be the master behind the scenes. Bigla na lang nagkaroon ng usapan. Sa pagtingin kay Frank, puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Nang marinig ang mga tanong na ito sa paligid niya, lalo pang naging proud si Lizel at sinabi kay Frank. Naririnig mo ba ako? Frank, ngayon nakita na ng iba ang panloloko mo. Kung talagang malakas ka, umalis ka na sa pamilya mo at makipagkompetensya tayo. Nakita ni Lizel ang katahimikan ni Frank, ngunit mas lalo pang nagmamalaki ang mukha nito. Sinabi niya kay Frank, ayaw mo bang iligtas ang babaeng ito? Hindi mo ba gustong ilabas ito sa babaeng ito? Bubugbugin ko itong babaeng ito sa ulo ng baboy sa harap mo ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Do you dare para galawin ang daliri ko? Basta maglakas loob kang hawakan ako, mawawala ang buong pamilya mo. Sa mga salitang ito, direktang lumakad si Lozel patungo kay Joanna, na parabang pinapatunayan ang kanyang mga salita at tinalo si Joanna. Ngunit sa oras na ito, nakita ni Lizel si Frank na biglang lumipad ang isang paa, direktang sumipa sa kanyang katawan. Agad na limaypad ang katawan ni Lizel. Sa oras na ito, si Frank, na may mabangis na mukha at puno ng panunuya, ay nagsabi kay Lizel, akala ko makapangyarihan ka talagang babae. Hindi ko akalain na umutot si Paolo. Huwag mong sabihing isa ka lang sa mga babae niya. Kahit tumayo siya sa harapan ko, ano ang dapat kong gawin o ano? Should I do? Kung maglakas loob siyang magsalita ng isa pang umutot, masisira ang buong pamilya nila. Sa mga salitang ito, direktang kinuha ni Frank ang isang mobile phone, ibinato ito sa mukha ni Lizel at sinabi sa kanya, hindi ka ba malakas? Hindi mo ba ibig sabihin na gusto mong ikumpara ko ang pamilya ko sa iyo? Anong klaseng bagay ka, umaasa ka lang kay Paolo Lim? Tawagan mo si Paolo ngayon para tingnan kung maglakas loob siyang ikumpara ang pamilya niya sa akin. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman. Kabanata 183. Matapos marinig ito, natakot si Lizel. Kinuha niya ang mobile phone mula sa lupa. Tiningnan ni Lizel ang hitsura ni Frank. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at diretsyong dinial ang numero. Hindi nagtagal, direktang nakakonekta ang telepono, at mula roon ay lumabas ang isang boses na pamilyar kay Lizel, ngunit puno ito ng pambabula. Nako, Mr. Cruz. Bakit may oras ka pang tawagan ako? Kung meron ka, kumusta ka na lang? Sa oras na ito, biglang pumalakpak ang puso ni Lizel. Pagkatapos ng lahat, si Paolo, na nakita niya noon, ay hindi kailanman nagsalita sa ganoong tono. Palagi siyang nakahihigit at puno ng dignidad. Ngunit ngayon ito ay naging isang mapagpakumbabang asong Dumb Isla, sa harap ni Frank,
kahit na tulad ng isang maliit na kapatid, ay nagsabi ng gayong mga salita. Ngunit hawak pa rin ni Lizel ang huling kislap ng pag-asa sa kanyang puso at hindi niya matukoy na si Paulo lang ang magalang. Kaya't sinabi ni Lizel kay Paulo na may pahiwatig ng pagkukunwari. Paulo, ako ito. Si Paulo, na nasa kabilang panig, ay nagulat din at sinabi kay Lizel. Bakit ikaw? Hindi ba ito ang cellphone ni Mr. Cruz? Nahanap mo ba ang mobile phone ni Master Cruz? Sabi ko sa'yo, malaki ang chance. Dapat mong sakupin. You look good. Baka kung magmahalan si Master Frank. Ikaw, ang iyong pamilya ay aakyat sa langit. Narinig ang mga ganoong salita, bigla na lang nagkagulo, I thought, napakalakas nito. Kahit anong sabihin ni Lizel, buntis din siya sa anak ni Paulo. Bilang resulta, pumunta si Paulo sa Lizel upang samahan si Frank nang walang sinasabi. Diyos ko, anong uri ng pagkakakilanlan si Frank? Bakit ginawa ni Paulo ang ganoong bagay? Diyos ko, hindi ba masyadong malakas iyon? Walang sinabi si Frank, ngunit pagkatapos tumawag sa telepono, natakot si Paulo kaya nagpakita pa siya ng sarili niyang babae. Oo, ito ang tunay na bata. Hanggat naglalagay ka ng isang pangalan, maaari mong mapaluhod ang kalaban sa lupa at yumuko sa isang iglap. Hindi mo na kailangang gawin ito sa iyong sarili. Mukhang walang pamilya si Frank pero sobrang baba ng status namin kaya hindi namin malaman ang tungkol sa pamilya ni Young Master Cruz. Parang ibang klase lang. Sa oras na ito, nakita ni Lizel ang ganoong sitwasyon. Narinig ang mga ganoong salita. Gaano pa kalakas ang loob niyang patuloy na humagulgol kasama si Frank? Na may napakahiyang ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay lumuhad ng may paggalang, itinaas ang kanyang mga kamay, at direktang ibinalik ang mobile phone sa Frank, at pagkatapos ay nagmakaawa. Mr. Cruz, mali ako. Hindi ko dapat sinabi yan ngayon lang. Please forgive me this time. Mapaglarong tumingin si Frank kay Lizel at mahinang sinabi. Excuse me. Spare you my sister-in-law how to do. You're bullied my sister-in-law like this, and now you still have the face to ask me to forgive you. Para kay Frank, hindi naman siya nasaktan sa sinabi ni Lizel. Si Frank, na hindi mahaba ang mga mata, ay nakakita pa at nagkaroon ng magandang laban. Ngunit ang kanyang hipag ay napagkamalan ng ganito. Hindi madali para sa kanya na makalimot sa isang away. Alam ni Frank kung ano ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa gayong babae, kaya direktang sinabi niya kay Lizel. Ano ba ang maipagmamalaki mo? Hindi ba't maliit na third-rate family yan? Napakatanga mo. Sinasabi ko sa'yo, simula bukas, wala na ang pamilya mo. Gusto ko pa ring hayaang kilalanin ka ni Paulo bilang isang babae. Panaginip ka lang. Basta sasabihin ko sa iyo, huwag mong sabihin buntis ka ng anak. Ikaw ang ama ni Paulo at ibebenta ka niya. Matapos marinig ito, labis na natakot si Lizel. Kung totoo ang sinabi niya tungkol kay Paulo, mahihirapan siya sa pagkakataong ito. Natatakot akong mawala ang buong pamilya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa pagitan lamang ng mga iniisip ni Frank. Gayunpaman, ang sinabi niya ngayon ay talagang nasaktan ng sobra si Frank. Walang puwang para ibalik niya ito. Tinatayang kahit gaano pa niya ipagdasal si Frank ngayon, hindi maaawa si Frank sa kanyang sarili. Kaya biglang ibinaling ni Lizel ang kanyang mga mata at nag-isip ng bagong ideya. Bigla, lumapit lang siya kay Amy, na nakatayo sa isang tabi. Parang hinawakan niya ang dayami, sinabi niya kay Frank. Siya na. Sa kanya lahat. Sa babaeng to. Sa babaeng to. Kung hindi dahil sa babaeng to, hindi mahuhulog ang hipag mo at hindi ako magdedesisyon. Lahat tungkol sa kanya. Sa mga salitang ito, si Lizel ay sumugod kay Joanna,
lumuhod sa lupa, at sinabi kay Joanna na umiiyak. "Please, please. I have eyes and don't know gaano kataas ang langit. These eyes don't grow on my face. Please forgive me for a while. I really don't know your identity." Sa oras na ito, pinagmasdan ng mga mata ni Amy ang pagsunog ng pulbera sa kanyang katawan, at lumuhod siya sa harap ni Joanna na may palpak. Hinawakan niya sa palda si Joanna at nakiusap kay Joanna. "Joanna, mali ako. Mali talaga ako. Dapat hindi na kita binubuli noon pa. Please, maraming matatanda. Huwag kang magkapareho ng opinyon sa mga maliliit na tulad ko." Sa oras na ito, nang marinig ni Frank ang mga ganoong salita, agad niyang naintindihan at sumugod. Sinipa niya ang dalawang babae sa lupa at pinalo ang mga ito para sumigaw. Sa oras na ito, lahat ng mga tao sa paligid ay nagulat. Pagkatapos ng lahat, sino ang sinabi sa amin ni Frank ngayon? Hanggat sila ay may kinalaman sa bagay na ito, lahat sila ay hindi maaaring paghiwalayin sa isa't isa. Tuturuan ba sila ng leksyon ni Frank? Nang makita ang sitwasyong ito, medyo naiinip si Joanna at direktang sinabi kay Frank. "Okay, walang ginawa si Frank maliban sa kanila kanina lang. Turuan mo lang sila ng leksyon. Kung tutuusin, mabait na tao si Joanna." Nang makita sina Lizel at Amy na binugbog ng ganito, pakiramdam niya ay hindi ito maganda. "Ikaw Joanna ay hindi handang magmalasakit pa sa mga taong ito." Sa halip, pumunta siya sa isang tabi at sinabi kay Sheila. "Chief, I don't think we can continue to perform this time. Ang gulo na." Sa oras na ito, saan may isip ni Sheila na dapat magkaroon ng ganoong pagkakakilanlan si Joanna. Agad niyang ikinaway ang kanyang kamay at magalang na sinabi kay Joanna. "Kung narito ka, natatakot ako na madaling magtayo ng isang kumpanya ng sayaw ng mag-isa sa iyong kasalukuyang katayuan. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman."